morning, everyone. Armand Benko and Sir Francisco Colaico. Sir, buti comfortable kayo living in a condo. Definitely. Eh, kasi yung generation nyo, parang yung generation ng magulang ko, sa inyo nang galing yung ayaw sa condo kasi parang dingding lang ang pagitan sa kapitbahay, hindi katulad ng single detached. May bakuran, may malayo sa kapitbahay. As you go into maturity and aging, convenience is number one. Convenience? Convenience ang pinahanap mo. Hindi yung heavy maintenance. Detached housing sa nahulo. Konting sira, hanap ka ng tubero, hanap ka ng carpenter, hanap ka ng electrician. Sa condo, nandiyan lahat. Kahit anong oras, nasira. Tawag ka sa engineering, nandiyan. Tao. Yan ang advantage ng condo. Maganda. Kaya yung mga working couple, di ba ganun yan sila? Convenience ay nahanap nila. Yun ang nagpa... Pudyok sa inyo mag-condo living versus house. Convenience, accessible sa lahat. Kawang wala na panik-panaon. Yeah, panik-panaon niya. Lock and go, paalis ka. Wala ka intindihin. May security. Lahat ng convenience. Ang importante sa condo living. Yung property management maayos. Property management. Ano yung property management? Yung manage ng condo. Pag hindi mag-fit ang management, bayad ka ng use, bayad ka ng oriented, saka you follow the rules. Property management office yun ang importante sa... Yung magpapatakbo. Dito mag-fit. Sa condo, hindi pala siya inaayos agad. Mabalik tayo sa banko, sir. Ang pinaka-negosyo ng banko, Magpautak. Bakit laging unang naiisip about utang mali siya or masama? Whether doon sa potential ng nangungutang o doon sa nagpapautang ang tingin ang sama ng nagpapautang kasi nag-charge ng interest. Yung umuutang, siguro hindi marunong humawak ng pera to kaya umuutang. Bakit may negative connotation o... Pag-utang kasi ang connotation, you're living beyond your means eh. Mm. Para bang lifestyle mo, hindi mo naman kaya. So sinusuportahan mo sa utang. Mm. Yun ang negative connotation. Pero sa totoo lang, ang utang, para sa akin, walang masama sa utang, depende sa mong paglalagyan. Sa mong lalagay yung utang, sa mong gagamitin ng utang. Mm-hmm. Utang ka para edukasyon ng anak mo, bakit? Hindi naman masama yun. Mm-hmm. Kung kayo, in other words, an investment. Kung baka negosyo, hindi naman lahat ng negosyo kapital, part ng negosyo, utang. So, ginagawa yun para umano yung negosyo, mundan negosyo, para mag-expand yung negosyo. Tama lang kumuta. Ang masama yung utang na ginagamit na wala namang paraan na para pambayad sa utang. Sa luho, pumili ka ng mutang ka ng kailangan mong kotse, pero bilhin naman yung kotse, masyadong garbo, mataas sa maintenance, mahal ang gamit, hindi mo naman kailangan yung gano'n. So yung wala ka sa kakayanan mo? Wala ka sa kakayanan mo, yung kagarbo yun, mali yun. Pero yung umutang ka, kailangan mong sasakyan na, salesman ka, ikot ka na ikot, o motor ka na gamit mo, at kaya mong bayaran yun. Operating cost, nagagamit mo sa trabaho mo, nag-generate ka ng revenue, maayos. 90% naman ng Pilipino, isama mo na ako doon, tama na ako kapital, nag-umpisa. Utang, kapital. Ang kapital mo, sarili mo.